Madalas ako ay gumising ng maaga para pumunta sa palengke para makapamili ng mga gulay dahil gusto ko magluto nito. Diba, mukhang ang sarap-sarap. Ito yung ulam na kahit hindi ka marunong magluto, magagawa mo. O, ganito siya. So ito guys ang ating mga ingredients. So kumuha ako ng 5 pieces garlic. Pinound ko siya para mas madali siyang balatan. Then chinap ko siya ng mas maliliit para mas lumasa. Then I also got 1 white onion. Binalatan ko lang din. And bahala kayo kung anong hiwa yung gusto nyo. Ayan, nakabili din po ako ng maliit na kalabasa. So hiniwa ko muna siya into 4. Then tapos tinanggal ko yung buto gamit ang kutsara. Ayan. Then, binalatan ko rin yung sa akin. So, depende sa inyo guys, pwede rin hindi siya balatan, okay? Pero sa akin, mas prefer ko na wala siyang balat. Then, hiniwa-hiwa ko lang, kahit anong shape, anong size yung gusto nyo, bahala kayo. So, nakapili din ako ng wing bean sa palengke. Guys, so, sinerge ko kung ano yung Tagalog nito. Pakpak na sitaw daw. So, baka mali pa yung matranslate ko. Comment below na lang kung ano yung Tagalog niyan. So guys, nakabili din ako ng eggplant. So isang piraso lang siya. Then hiniwa ko lang siya ng ganyan. So kayo na guys, bahala kung anong hiwa yung gusto niyo. Lahat yan pwede. Then nakabili din ako ng sitaw. So konti lang. So hiniwa ko lang din siya ng ganyan. Then hinugasan ko. Nakabili din ako ng spinach. Ayan. Favorite ko yung spinach. So guys, mainit na po yung ating mantika. So, nag-add din po ako ng pork. But this is optional. Pwedeng wala din po ito. So, gisahin lang natin siya, yung ating pork, hanggang sa maging brown. Then, itabi mo lang. Then, add na natin yung ating onion. So, isauté lang natin yung onion hanggang sa maging translucent siya katulad niyan. Tabi lang natin ulit and then add natin yung garlic o yung bawang. Naglagay din po ako ng asin. So, Himalayan salt yung gamit ko dito. So, kahit anong asin pwede. So, naglagay din po ako ng magic sarap. Pero ito optional lang kasi yung iba sa inyo ayaw maglagay nito. Then, nilagyan ko rin siya ng water. Mga 1 1/2 cup. Pero mainit na tubig po ito. Then, tinakpan ko muna siya. Then, after a few minutes, chine ko na kung luto na yung gulay ko. Ayan na siya. So, kinuha ko na yung gata. Then, inad ko. Maganda din guys yung fresh na gata from the market. Wala akong nabili kanina. Nakalimutan ko. Then, dahil medyo luto na yung ating gulay, di nilagay ko na po yung ating spinach sa huli. Ayan, para hindi masyadong ma-overcook yung spinach. Para mas healthy pa rin siya. So, ayan na siya. And malapit na guys maluto yung ating kinataang gulay with pork. Ayan, ang sarap, 'di ba? Tapos na po, kainan na.